nice feeds, it's me, Denise Ann. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. And for today's video guys, nagawa ko ng review itong mga products na nabili ko sa Shopee. So ayan, nagpabudol na naman ako sa Shopee. Pero itong mga products na to guys, is sobrang affordable lang nila. So ito yung curly hair stick at itong mini flat iron. So gagawa ko ng review itong mga products na to na pang straight and pang kulot ng hair. And isi-share ko rin sa inyo guys yung tutorial kung paano ko nga ba ito ginagamit sa aking short hair. Itong mga products na nabili ko sa Shopee na super affordable is pwede siyang gamitin for short and long hair. Hindi lang para sa mga short hair. Bali, nagkataon lang na short yung hair ko ngayon. Gusto ko kasing itry sa hair ko yung beach waves kung bagay ba sa hair ko. Sa half ng hair ko, so dito sa side na to, itetesting ko itong pangkulot ng mini flat iron. Tapos sa kabila naman is, ang gagamitin ko naman dyan ay itong automatic na curly hair stick. So ang price nga pala nito, peeps, sa Shopee is, itong mini flat iron is 52 pesos lang and pwede mo siyang gamitin na pang straight and pang curl ng hair. So ayan, diba, sobrang affordable niya. 52 pesos lang, magkakaroon ka na ng pang straight or pang curl ng hair. Tapos, ito namang curly hair stick naman is, ang price naman nito is 255 pesos lang. Hindi ba yung mga usual na pangkulot ng hair? Ang price nun is around 800 pataas na yung price nun. Pero ito, 255 pesos lang siya. Titingnan natin mamaya or iti-testing natin kung worth it bang bumili ng ganitong pang-curl ng hair na 255 pesos lang. First, iti-try natin ang product is itong mini flat iron. So, iti-try muna natin siya na pang-straight ng hair. Sasaksa ko na itong mini flat iron. Tapos, syempre, kapag gagamitin na, ito yung switch na nasa loob. Bali, on ko siya. Tapos, kapag nabuksan mo na siya, saka iilaw na red ito. Tapos, mabilis naman siyang uminit, pero kailangan natin mag-wait ng mga 5 minutes para sobrang init na talaga. Guys, iba kapag short hair, kadalasan ang nagiging problema natin is nagpa-fly away yung hair natin. Kaya, kailangan talaga natin gumamit nitong mini flat iron para pumaloob yung hair natin. Nakalimutan ko yung exact na tawag dun. Basta yung para maging ganyan. Mas maganda kasing tingnan kapag nakapaloob yung hair mo. So, choice mo kung gusto mong straight na straight talaga yung hair mo or nakapaloob. Ang itatry ko ngayon is ipapaloob natin yung curve nung hair ko sa dulo. So, kami natin naman yung curve. Hindi naman lahat, guys, kailangan mo pang iganto yung mga nasa harap lang ng hair mo. So, yan. Kung gusto mo rin na naka-curve yung bangs mo. Ito yung ginagamit ko talaga, itong mini flat iron tuwing naka-fly away yung hair ko. So, next na itatry naman natin dito is yung pangkulot naman ng hair. So, dito sa side natin siya itatry. And nga pala guys, share ko lang, ito nga pala yung ginagamit ko na pangkulot ng hair nung mahaba pa yung buhok ko. So, itatry ko naman siya sa aking short hair. And guys, itatry na natin itong mini flat iron na pangkulot. So, ito nga pala yung style na ginagawa ko, hindi yung usual na pangkulot na parang ito lang mismo yung gagamitin mo. Pero ang ginagawa ko kasi guys is, kukuha ka ng manipis na part ng hair mo. So, mas kukulot talaga siya kapag manipis na part yung kukunin mo, hindi makapal. Kasi mini flat iron lang yan. So, itong dalawan mong daliri, dun mo i-curve itong hair mo. So, ayan. Tapos, kailangan nyo talaga mag-ingat guys kasi baka mapasok kayo at yung daliri nyo yung malagyan nyo ng flat iron. Itong pagkabilog nyo nito, saka nyo ilalagay itong mini flat iron. Yeah. So, ito guys, yung naging result ng ginawa ko. So, next, ayan, manipis lang ulit. Tapos, ganun pa din. Bali, yung daliri nyo, i-curl nyo siya. Pwedeng paloob or palabas, pero ganyan. Mas okay guys kung may ginagamit kayo na gloves para if ever man na matamaan yung daliri nyo or yung kamay nyo is
hindi siya masyadong maingat or hindi kayo mapapasok. Dahil ang lakas ng loob ko, guys, hindi na ako gumagamit ng ganun. So, ito na, guys, yung result ng hair ko after kong gamitin itong mini flat iron pagkatapos kong kulutin yung hair ko. Nag-guess nyo, guys, yung tutorial kung paano ko kinulot yung hair ko. Ulitin ko lang. Bali, gagamitin nyo yung dalawa nyong daliri. Tapos, saka nyo dun iikot yung hair nyo na manipis lang. Tapos, saka nyo ilalagay itong mini flat iron para uminit yung part ng hair nyo na yon. Tapos, mas okay kung manipis ng hair mo yung gagamitin mo sa pagkulot para uminit talaga siya. So, dito naman tayo, guys, sa next na product. So, ito naman itatry natin. Itong curly hair stick. So, dito naman sa side ng hair ko natin siya itatry. Tapos, ito, guys, hindi na natin siya gagamitin na katulad sa paggamit sa mini flat iron na meron pang mga ikukulot-kulot sa daliri. Ito, guys, dito na mismo siya ikukulot kasi meron na siyang automatic na pang rotation para makulot yung hair natin. So, ayan, i-unbox ko na siya. Itatry natin siya sa short hair kung bagay ba siya sa short hair. Kasi kadalasan sa mga nakikita ko reviews dito is long hair. Ang laki niya, guys. Tapos, may kasama siyang dalawang pang clip ng hair tsaka suklay. So, guys, syempre, kapag gamitin natin ito is i-sasaksak na natin siya kasi nababasa ko sa mga reviews na medyo matagal daw ito uminit. Mga 5 to 10 minutes. Kaya kapag nagmamadali kayo, habang nag-aayos-ayos pa lang kayo, isaksak nyo na agad siya para mabilis siyang uminit. Tapos, ayun, guys. So, i-on na natin siya. Ito yung on and off. So, kapag umilaw na siya, syempre, nakabukas na siya. Tapos, itong pindutan, guys, pipili kayo kung left or right kapag magkukulot kayo. Pero, usually, itong right yung pinipindot ko kasi paloob yung pag-ikot niya. Tapos, 360 rotation siya. So, hindi na natin kailangan pang gawin yung katulad ng ginawa ko dito na sa daliri ko iikot. Pero kasi ito, dito mo siya iikot na mismo. Bali, iipit mo lang yung hair mo dito. Tapos, kusa na siya mag-rotate. Tapos, saka mo pipindutin ito. So, ganyan. So, papainitin muna natin siya. And mas okay, guys, kasi napansin ko nung first time ko itong ginamit, medyo mabilis yung pagkakawala ng kulot. Kaya mas okay kung gagamit kayo ng spray net. Ito, guys, madali lang to sa mga long hair kasi syempre, kapag mahaba yung buhok mo, marami yung maiikot. Kaya hindi matatanggal yung buhok sa pag-ikot nito. Pero itatry natin siya, guys, kung pwede ba talaga siyang gamitin para sa short hair. And ano yung magiging difference ng pagkulot nitong mini flat iron at nitong 255 pesos na curly hair stick. Kukuha kayo ng manipis na part ng hair nyo kasi mas okay kung manipis talaga kasi mas kukulot siya pag ganun. Kasi hindi maiinit masyado kapag makapal na part ng hair mo yung kukunin mo. So, ayan, bali, itong mga stick na yan, yung pink na yan, bali, ilalagay mo siyang ganyan. Tapos, pipindutin mo tong right side, tapos kusa na siyang iikot. So, ayan. Ilapit mo siya medyo sa ulo mo para pumunta dun yung mga hair mo. So, ayan, guys. After ilang minutes, tatanggalin mo lang siya. Ang ganda ng pagkulot niya, guys. So, para hindi agad mawala yung kulot, nilalagyan ko na agad siya ng spray net. Tapos, nabasa ko rin nga pala, guys, na pwede mo siyang gamitin kapag wet or dry yung hair mo. Pero usually, ginagamit ko lang siya kapag dry yung hair ko para sure talaga. Kasi baka mapantong, baka biglang sumabog to kapag basa yung hair. So, ayan, babes, ang saya kasi natapos ko na gamitin itong curly hair stick. Tapos, ang bilis ko lang siyang nagamit kasi automatic na nag-rotate ito. Bali, hindi ko na kailangan pang gawin yung katulad ng ginawa ko dito. So, ispray ako muna siya nitong ginagamit ko na spray net para mag-stay talaga siya ng ganito. Kasi, napansin ko kasi nung ginamit ko to dati, mabilis mawala yung pagkakakulot niya. So, ayan, guys, salapit lang ako para mas makita nyo yung pagkakulot ng hair. So, ito yung sa curly hair stick. Tapos, ito naman yung sa
mini flat iron. Pero kahit na mura lang to guys, diba makikita nyo naman na ang dami niya talagang purpose. Pwede siyang pang straight ang hair or pang kulot. Tapos yung pagkakulot pa ng hair is maganda. Parang ka-level na siya ng mga pang kulot talaga ng hair. Tapos ang maganda pa dito guys is 52 pesos lang siya. Tapos available siya sa Shopee. Tapos ito namang curly hair stick guys is madali lang talaga siyang gamitin. Tapos mas advisable tong gamitin sa mga long hair. Kasi diba kadalasan ng mga pangkulot ng hair, diba ang dami mo pang iikot sa mga usual na pangkulot. Pero ito, automatic na siyang mag-rotate. Basta pipindutin mo lang ito. So ayan guys, na-achieve yung gusto ko talaga na parang beach waves sa short hair. And bumagay talaga siya. So ayun na nga peeps, kung naghahanap kayo ng mga pangkulot ng hair or pang straight ng hair na sobrang affordable lang, so lalagay ko na lang sa description yung link na pinagbilang ko nito sa Shopee. So after yung tutorial na ginagawa ko guys, diba nakita nyo naman na ang dali niya lang gamitin na talagang effective siya na pangkulot or pang straight ng hair. So kung meron pa kayong mga question peeps, just comment down below. Hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog! Bye!